I am come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons and called them to the sacrifice. And it came to pass when they were come, that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. May sabay po tayo. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for the man looketh at the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Okay, the Lord looketh on the heart. Let's pray. Panginoon, salamat. Ang salita, Panginoon, nakita namin kung paano ang pagpili, Panginoon, sa kay David later. Sa ande, sinabi ni Lord na even your mighty prophet, Samuel, Lord, ay nagkakamali minsan. Hindi siya nakatingin sa tamang direksyon or sa tamang tao minsan, sa tamang paraan. So we pray. Makita namin ngayong umaga kung paano kami dapat tumingin, kung saan, paano, Panginoon, consider namin ang inyong example para kami po ay palaan niyo, Lord, at maraming application po itong bagay na ito. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Hey, morning. Morning. Title po nito is Looking on the Heart. Looking on the Heart. Subtitle is Seeing Past the Facade. Okay, pag sinabing facade, yung harap lang, di ba? So, sino dito ang ano, may superpowers? Wala? Sino ang gusto magkaroon? Superpower. Dalawa lang. Okay. Walang ganun. Hindi. Actually, mayroon. Ha? So, itong sinasabi nating seeing past the facade, sabi nga sa inyo, isa kong paboritong verse sa Proverbs 25. Sabi, the counsel in the heart of man is like deep waters, but a man of understanding shall draw it out. So, may mga pelikula ngayon, dami, di ba? Kaya yun ang introduction ko eh. Pelikula ngayon, mga bata, na-excited, but, uy, ang galing nyo, may lumalabas na laser sa mata. Uy, superpowers. Iba naman, ay, ano yung gusto yung superpowers? Sige nga, medyo kamnal muna. De. Ako nga, bata, umilis, ano yung pinakamatindi, patindihan kayo. Umpisa natin sa bata. Hindi, sa matanda muna. Eh, daddy, anong matinding powers? Lumilipad. Okay. Si Brother James, ba? Super strength. Lakas! Ma'am Joanne? Invisible. Bako, magalingan na talaga ito. Nakakalipad ka nga, di mo naman nakita yung kalaban mo. Malakas ka nga, di mo makita yung matay ka. So, sige, matindihan pa. Nanay. Wala si nanay. Si... Si Jamie. All-knowing. Nako. Wow. At hindi na. Alam na lahat. Si Jana. Masabi na lahat. Wala ka na may isip. Matindi. Mind control. Mabilis tumakbo. So, leto na. May malakas. May mabilis. Tama. Ano? Malakas ka nga. Di mo naman abutan. Stephen. Ano? Controlin mo lahat. Control lang mo ng lahat. Lahat. Alin? Sino matanda sa'yo? Joshua? Ulis, gamitin nyo na lahat. Imagination nyo. Nako, wala. Mahari ka pa eh. Ang pinaparood mong ano, favorite. Superhero. Peter? Ha? Lightning! Okay, pangkuryente. So, medyo nabanggit namin kanina. Alam nyo na ba isa sa mga isang matindi talaga? Kasi itong mga imagination ng sanlibutan, maganda, ano rin, matindi rin, eh, di ba?
Minsan may matutunan tayo dyan. Alam nyo ba, isa mga magaling na kapangyarihan talaga, isa na. So, yung sabi ng all-knowing? Jamie. So, isa mga kapangyarihan, actually, pwede tayo magkaroon. Hindi naman todo, pero to some degree, di ba? Yung malaman mo yung iniisip na ibang tao. Kaya mo ba yun? Ayan yun, psychology. Psychology, mayroon mga ganun ano eh. Mind reader. Mind reader. Ay, alam ko na iniisip mo. Ay, alam ko iniisip ng Diyos. Sino matindi? So, ang Diyos, lahat, alam niya lahat. Okay? So, pwede po tayo magkaroon niya, pero hindi siyempre yung, ano, yung tama lang, okay, yung inaalaw lang ng Diyos. So, tingnan natin. So, kasi ang outward appearance, ay, nakita na ba ka ng, ano, mayroon ngayon, madami din yung mga bakla doon. Laki ng katawan, ganda ng bigote, bakla pala. Nakakaloko minsan ng appearance. Ito, mukhang matalino, may salamin pa. Mga classmate ako dating ganyan eh, hindi siya nalalait. Sa forma, talagang ano ka eh. Talaga yung forma, yung ano, hindi naman sa ano, pero yun nga, wala lang. Yung iba naman, walang kaporma-porma, pero, yan. So, gusto ko lang na iyan yung mga maraming verses dito kung saan, ang Panginoon ay, nasabi tayo, mag-iingat tayo sa outward appearance. Okay, number one, sa, puntahan nyo po sa John 7. John 7:24. John 7:24, pero ako pupuntahan ko lang sa, sige po. Hindi na kayo sa ngayon mag-ano, no? Ako na lang sa Matthew 23:27, sabi dyan, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. So, yung mga marami pong tao ngayon, kahit ng panahon nila, ang ganda ng appearance. Banal na banal sa suot, sa pananalita, pati pananalita, talagang minamanipulate eh. Pero sinasabi ng Panginoon, yung mga Pharisees dati, ay mga hipokrito, dahil ang pinapaganda lang nila sa labas. Pero ang nasa puso talaga niyan, nako, parang corrupt. Napakapangit, napakabaho. Sige, basahin niyo po 7:24 ng John. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. O bakit hindi sa appearance kasi, madalas, pag appearance lang, nakita mo lang, kaya mo sinabing ganun, madalas hindi tama yung kaya kinokontrast. Minsan okay din yun, kasi minsan makikita mo yun sa tsura, pero hindi nga lagi. Kaya pag isa sa mga characteristics ng tamang pag-uusga, ay hindi ka lang nakita mo. Ba't nasabi siyang ano? Matino siya kasi sa damit niya eh. Kasi sa bibig, sa buka bulaklak ng bibig. Kaya sigurado ako matalino yun. Sigurado ako makadyos yun. Hindi man lang tiningnan yung dapat mong matingnan. Pakibuksan niyo po sa 2 Corinthians 10:7. 2 Corinthians 10:7. Babasahin ko sa inyo sa 2 Corinthians 5:12. 2 Corinthians 10:7 kayo, pero 2 Corinthians 5:12. For we commend not ourselves against you, again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. Pansin niyo yan? So, winawarning ni Paul itong mga Corinthians na, hoy, nakita niyo naman kami, hindi naman kami yung tipong, oy, alam niyo ba, magaling ako? Alam ba yan? Yung mga tao bang ganyan? Kaya nga sinasabi dito eh. Ay, siguro, maano, nakita mo itsura. Ganda ng tindig. Ganda ng boses. Anong laman ng puso? Ipatati ba yun? Yes. Sige po, pakibasa 2 Corinthians 10:7. Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ, let him of himself think this again, that as he is Christ, even so are we Christ. So again, ito naman, parang ina-instruct ni Paul sila na paano ka dapat tumingin, saan? Pag sinabing after the,
dahil sa ating ano yan, di ba, na-encounter, pag sinabi after the flesh, if you walk after the flesh, you shall have corruption. But if you walk after the Spirit, diba, ano sabihin after? Nasabi rin doon na their faith follow. Basta pag sinabi after, sumusunod ka. Okay? So pag sinabing you walk in the Spirit or after the Spirit, pwede yung pagpalitin nyo. Pag sinabi, ito yung sinabi ng Spirit, oh, ng Diyos, pati yung forma, pati yung timing, pati yung method, doon ka sumusunod. So pag flesh naman ay mga churches, kahit sa churches, ito ang method ng Diyos, ayoko nyan, ito yung method ng salibutan, mas ma-effective to eh. Ay dapat yung church natin ganito, rock and roll, NIV, kahit anong Bible, kahit anong denomination. So they don't walk after the Spirit, but after the flesh. Kasi sabi dito, do you look on things after the outward appearance? Ganyan ba kayo nakita nyo ganyan, nakita nyo lang yung mukha, nakita nyo yung kotse, nakita nyo yung ganyan, tapos humusga na kayo, okay to, susundin ko to. Ay, mabulaklak ang bibig. Ay, okay to. Puro praise the Lord na ikinig ko sa kanya. Siguro, maka-Diyos to. Hindi ganun. Okay? Mas magaling dapat tayo mag-judge pa dyan. Sige, pakibasa po sa, pakipuntahan muna sa Jeremiah 17, 10. Jeremiah 17, 10. Ito naman, pangalawa, yun yung outward appearance, ha? Pero gusto natin bigyan ng diin ngayon, ang Diyos ay inaalam niya, tinitingnan niya yung puso natin, inaalam niya kung ano laman niyan, ano intentions mo. Sa Jeremiah 17:10 po kayo. Wait lang po, wait lang. Ah, sige, basahin niyo na nga, ready, go. I the Lord search the heart, I try the way, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Okay, I the Lord. So, ang Diyos daw ay hinahanap niya ang puso. Hindi yung hinahanap ang puso. Kasi namin hinahanap to. Search the heart. Hindi, yung mismong puso, hinahalukay niya pa. Diba? Kasi yung puso, sabi sa Bible, ay out of it is are the issues of life. So, yung genuine eh. Nasa puso mo yun. Maganda ba yung intention nito? Pangit, medyo may halong ganito. Inaalam ng Diyos yun, kaya sabi dyan, I try the rings. Pag sinabing try, yung search, medyo parallel, di ba? Pag sinabing try naman, sinusubukan na, ganito ba yan, ganito ba yan? For example, naghahanap ako ng matibay na bakal, for example. So, nagagamitin ko. Sa paghahanap ko ng matibay na bakal, susubukan ko yun. Kung sino matibay, gano'ng katibay, di ba, may ginagawang hardness test. So, alala ko yung sa college eh. Strength, oh. So, isa sa mga ginagawa nila, nilalaglagan daw nila ng basta meron silang instrument, bakal din. So, kung gano'ng kalakas yung talbog, ang tigas nito. Mga gano'n, merong i-drill mo or something. So, gano'n din ang Panginoon, inahanap niya yung maayos na tao, okay, at inahanap niya kung may kabutihan ka ba sa puso mo. Ginagawa niya, sinusubukan niya rin yan. Pag sinabing reins, ano yung reins? Ayan yung mga parte ng kaloob natin yun, ng loob ng ano. Alam ko yung mga, ayan yung mga nagdiduksong-duksong sa mga ating ano eh. Nakalimutan ko, pero alam ko mga muscle. Tingnan ka na nga natin. Ay, mga ganun, tendons and ligaments, mga ganyan. Tingnan natin, para sigurado. Mga mali eh. Kasi yung rain, di ba, medyo ano yun sa tali. Biruin mo yan, wala. A strap fastened. May drawing pa. Pero yung rain sa, wala, sa katawan. Basta alam ko yung mga tali-tali rin yan. Okay? I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ganun yan? Kasi yan, siya ang magre-reward kung masama at mabuti yan. So, kaya susubukan niya ngayon. Aalamin niya sa puso mo. Inaanap niya. Tinitingnan niya anong klase ka, ang tao. So, ang ganda niya. Bakit? Kasi yung pag ang Diyos ang naghuhusga sa atin, hindi na kailangan tayong husga ng ibang tao. Hindi mo. Natindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, kahit may judgment sila sa'yo na medyo mali, medyo tama,
ultimately ang Diyos ang nakakapagsabi kung tama mali yan. Amen? Amen. So sa 1 Chronicles 28:9, sabi dito, sino kausap niya? Solomon, and thou Solomon my son, know thou the God of thy father. So ang nagsalita dito si David, mamatay na siya, nagbibilin siya kay Solomon, and serve him with a perfect heart and a willing mind, for the Lord searcheth all the hearts and understand all the imagination of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee, but if thou forsake him, he shall cast thee off forever. So ang napaganda nito kasi pinagbibilin ni si David. Alam mo si David, talagang sumunod siya sa Diyos, at least for the duration of his lifetime. Sa maraming pagkakataon, eh, sumuway din siya, pero sa marami, napakarami, actually ang daming ang batas na sinulat na siya yung nagpauso. Diba, alam niyo naman yung Psalms. Diba, just naalala ko yung, naalala niyo yung, kunwari, nag-sumugod tayo doon. Sino kanino yung spoil doon? O syempre sa atin, yung iba naiwan dito. Kaya may ginawa siyang ganung batas eh. O sabi nila, wala kayong party dito, naiwan lang kayo eh, hindi naman kayo sumugod. Gumawa siya ng batas na hindi. Kung anong pagpartihan natin, sila din. Kasi sila nagbantay dito. Eh. Yung mga ganun ba? Ibig sabihin ko, pinakitaan si David ng wisdom ng Panginoon. Nagkaroon siya ng wisdom. Pero isa sa mga iniwan niya sa anak niya, kasi mamatay na siya eh. Magiging hari yung anak niya. Anong kailangan niyan? At maintindihan niya, at dapat tayo din, na ang Diyos pala hindi yung mag-appear ka, ikaw na yung hari, forever ka na dyan, hindi ka na mawala. Hindi ganun. Pag nag-something ka dyan, pastor ka na, or kahit ano ka pa, maayos na yung pamilya mo ngayon, pinabayaan mo, maayos kang kristyano ngayon, pinabayaan mo, palagay mo, hindi ka susubukin ng Diyos, kaparusahan, hindi ganun. Kaya sinasabi dyan, ang Diyos ang, pag sinabi search the heart, tinitingnan niya kung anong laman yan. Hindi yung pwedeng tago yan. Jeremiah 23:24. Dito na lang po, nahihirapan kayo eh. Kaya tayo may ganito eh. Nasabi naman dito, Can any hide himself as in a secret place that I shall not see him, saith the Lord? Do not I fill heaven and earth? Pwede ka ba magtago sa Diyos? Hindi pwede. Zephaniah 1:12. Sabi dito, and it shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with candles. Ang Diyos ang nagsasalita niya na, and punish the men that are scattered in their lease. Yung lease, yun yung may kinalaman sa alak po yan. That say in their heart, the Lord will not do good, neither will he do evil. Nakita naman din yan ba? Ibang tao daw kasi ang iniisip eh, hindi naman sabihin ng Diyos yan, hindi naman siya magpaparusa, hindi rin siya magre-reward. Ganyan yung mga tao pag minsan hindi na tayo napaalalahanan, eh, meron naman gumagawa ng ganyan na, may nakita ako, hindi naman pinulsan. So, iniisip ng mga to, kaya nabanggit yung list dyan, hindi pamilya, di ba? Ngayon, alam nyo na yung list, ano yung list? Related to alak, kaya daw po yung naiipon sa pag yung alak ay sobrang dami, hindi na nagagalaw, naiipon yung parang dumi. Okay, ibig sabihin nito, abundance of wine yan, ibig sabihin. Pero sabi niya, ang Diyos ay hahanapin niya kung sino yung dapat parusahan dyan. Yung mga nagsasabi na kala niya anong, ang Diyos hindi na magpaparusa, hindi na mag-reward. Ang Diyos, pero sabi dyan, ang Diyos ang maghahanap. Ba't candle lang dala? Hindi flashlight. Ibig sabihin lang nun, actually, meron ding relation. Alam niyo ba yung candle? Ano daw yung candle ng Diyos sa tao? Alam niyo yun? Hindi. Nalala niyo po yun? Ano yung candle ng Diyos? Paano ba siya nangungusap sa atin? Ha? The spirit of man is the candle of the Lord. Okay? So kaya nga, ngayon tayo spirito, ngayon yung mga patayang spirito, hindi saved. Pero still, ang Diyos mayroon siyang paraan kung paano tayo nalalaman niya yung nasa puso natin. Kaya sabi dyan, ngayon ha, hindi nyo pinapakilaman ng Diyos ha. Sige, alam ng Diyos yan. Yun ang gusto ko sabihin dito, God searches the people. Romans 8:27. Okay, Romans 8, it's the spirit chapter.
Sabi dyan, he that searcheth the hearts knoweth what's the mind of the spirit. Okay? Sino yung naghahanap, mayroon nag-search ng puso? Ang Diyos. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. So alam ng Diyos na nasa puso mo, hindi ka pwede magkunwari, hindi ka pwede magtago. And sa New Testament, yung mga sa Panginoon naman, Matthew 12:25, sabi dyan, and Jesus know their hearts, their thoughts, and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, every city or house that divided itself shall not stand. And sinabi niya po dito yan kay sa mga Pharisee na actually anak ng demonyo, at sinabi niya dito yung unforgivable sin. Nakita niyo yun? Kasi yung mga tao po, ito, dami namin na-encounter. Kausap mo yan ngayon, may sinasabi siya, lalo pag patungkol sa doktrina, sa Diyos at sa sarili niya, akala niya, hindi mo nalalaman kung ano iniisip niya. Pero pwede mong malaman mo iniisip niya. Yung nga pinag-aaral natin ngayon eh, diba, superpower? Pwede yun. Ang Diyos alam yun, pero tayo, yung some of it, pwede natin makamdan. Gusto niyo ba yun? Amen. Nagkaroon kayo nun, gamitin sa mabuti ah. Kaya sabi dyan, alam ng Diyos, alam ng Jesus, yung iniisip nito mga to, nagmamagaling sila, sinabihan pa siya, ikaw ang may demonyo eh. Alam kayo lang. Nagsabi sa akin, alam mo eh, walang spirito ng Diyos sa'yo eh. Paano mo nasabi yan? Hindi na i-depensa niya kasi yung tongues nila, mga Pentecostal. Para kesyo siguro ma-intimidate ka, di ba? Eh kami, nakasami ng spirito ng Diyos eh. Hindi mo pwede sabihin lang yun, hindi mo pwede i-claim yung sarili mo lang. Wala kang inaas sa Bible. Ang malino sa Bible, ang tongues sa Bible, language. Nag-agree naman siya, sabi niya. Oh, tama naman. Eh, sabi sa Bible. Kaso, mayroon pang iba. 1 Corinthians 14, iba yun. Ano na iba yun? Eh, nagsabi. Okay, tapos yung isang sabihin, i-judge ka, ikaw naman, hindi mo alam sarili mo at ang Bible, so sabihin mo, ay, wala daw ang spirito ng Diyos. Sige na nga, ikaw na tama. Hindi pwede yun. Kasi ang Diyos ang mag-judge. Alam ng Diyos yan. Kaya ang prayer natin, parang prayer ni David dapat, no, Lord, search me. And, ano sabi doon? Find if there be any secret faults in me. Nag-alo ko ha tayo. But anyway, sabi sa Matthew 22:18, yung nasabihin dyan, nabilisan na lang natin. Sabi dito, but Jesus perceived their wickedness. Ilang beses yung makikita yan, di ba sa Bible? So, kahit hindi all-knowing si Jesus nung nasa lupa siya, alam niyo ba yun? Actually, parang all-knowing siya eh. Pero may mga limitation kasi siya nun. Yung kanyang pagkatao. Sabi siya, Mark 2:8, and immediately when Jesus perceived in his spirit that they saw reason within themselves. Okay? Sabi dyan, he said unto them, why reason you this in your hearts? Iniisip pa lang nila, alam na ng Diyos. Kaya nyo ba yun? In a way, pwede yun. Itong mga bata, pag nakaganyan na yun, alam ko na to. Minsan sa mukha, minsan sa reaction, saka pag hindi nag-react, alam mo din. Hindi ko nalagyan ito. Ayan. Sa Luke 6:7-8, and the scribes and the Pharisees watch him whether he would heal the Sabbath day that they might find an accusation. So, Sabbath day, tinitingnan nila kung pagpapagaling si Jesus. Ano sabi ni Jesus? But he knew their thoughts and said unto the man that had the withered hand, rise up and stand for the forth in the midst, and he arose and stood forth. Hindi na sinabi dito, pero pinagaling niya yun. Okay? So, kahit Sabbath day, walang pakialaman Diyos kasi alam nila, alam ng Panginoon ang nasa utak nila. Sige lang. And last is John 2:25, and need not that any should testify of man, for he knew what is in man. So, alam ng Panginoon ang inisip natin, ang nasa puso natin. So, with that, tingnan natin kung paano tayo magkakaroon ng superpower na to. Hindi lang po to again sa ano, ha? Huwag mong gagamitin sa masama. By the way, nakikita rin naman natin eh. Hindi pagkakaloob sa'yo ng Diyos yan, mapahamak ka rin, obviously. Pero, gusto nyo ba yun? Amen. Isang application. Actually, kaya ako po naisip to, sabihin ko lang sa inyo. Objective natin is to look inside people better.
Para maintindihan natin, kasi skill yan at kailangan magkaroon tayo, magkaroon ng pangunawa. Pag sinabi mo, mayroong itong taong to may pangunawa to. Diba? Yung mga tatay, nanay. Yung anak nyo, minsan may iniisip na yan, paano nyo siya makutulungan, hindi mo siya mabasa. Diba? Kailangan marunong tayong umunawa. Eh, minsan, di sumasagot eh, paano ko maunawaan? Di naman nagsasabi. Pwede pa rin. May mga clues yan. Okay, yun ang gusto ko sabihin. So, yun. Bakit kaya ang naisip ko ito kasi mayroon tayong mga na-encounter, kahit tayo din mismo, gusto ko magkaroon tayo ng ganyang pangunawa ba? Na alam natin ang iniisip ng ibang tao, alam natin iniisip mo mismo. Ikaw mismo, baka kala mo dyan, tago-tago kasi sinungaling, hipokrito ka dyan, kala mo hindi nalalaman ng ibang tao iniisip mo. Dahil sa mga ginagawa mo, sinasabi mo, pinanindigan mo, hindi mo inaatinan, o saan mo ginagastos yung dapat. Nakikita ng tao yan. Pag may pangunawa yung tao. Amen? Amen. So, both yan, ha? Sa'yo, tsaka sa ibang tao. Nabanggit ko lagi sa inyo dati, di ba? Isa yung mga natunan ko yun sa church. Hindi ko matunan sa pagbabasa lang. Si Pastor dito, ganun, parang may time na kinonfront ako nun. Bata pa akong Kristiyano eh. So, ang pangusap sa akin ng Diyos, ganun. May sekreto ka pa, alam din naman. Diba? So, wag na. Maging honest ka na rin sa lingkod ng Diyos, tulungan ka pa. Diba? So, amen? Amen. So, let's start. Ganun tayo ng power. Power! Yan. Hindi, totoo to. Number one, on seeing within other people, paano mo malalaman? Actually, hindi paano eh. Ito yung mga makikita natin, mayroon akong 5 points dito, kung paano ang Panginoon ay nag-deal kay Samuel at kay yung mga anak ni Jesse, kung paano siya ngayon ay ba't alam ng Diyos? Kung gusto mo malaman kung paano magkaroon yan, tingnan mo ang Panginoon. Obviously, siya yung nag-grant yan, siya yung meron yan. Pero mayroon tayong mga clue dito kung paano. Okay? So, number 1, verse 7, yung binagin natin kanina, pinaka-text natin, sabi dyan, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as man seeth. For man looketh at the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So, number 1, the Lord is our pattern. Okay, kung gusto mong malaman, okay, mga mag-aasawa kayo, di ba? Mga bata. Sino kayong pipiliin ko? Di ba? Paano kung malalaman yung future dito? Hindi ka mata malalaman. Mayroon kang clue dyan. Kung anong iniisip niya ngayon, anong ginagawa niya ngayon, mayroon kang clue kung anong mangyayari sa kanya in the future, anong pipiliin niya, gano'n siya magiging kabuti or kasamang asawa. Ganun yan. Okay? So ngayon, ang Diyos pala ay may pattern siya. Hindi siya nakatingin sa appearance. Bakit? Una, siya gumawa niyan eh. Pangalawa, madaling pikiin niya ang appearance. Naalala ko talaga yung larong basketball. Sino daw yung mga pinakamagaling talaga sa basketball? Basta yung matangkad, yun na ba yun? May mga tangkad din na magaling. Pero madalas, ano yung... Hindi ako masyadong mahilig dyan, pero iba kasi nabasa ko na rinig ko. Bakit daw sila magaling? Hindi naman sila ganun katatangkad. Ha? Matas tumalon. Malakas. Mag-practisado. May puso sila doon. Yun ang gusto kong sabihin. Either may nag-inspire sa kanila, maging good sa sport. Yun yun. Yung matangkad, tatalunin niya yun sa points and sa play. Ganun po yan. Kaya ang Panginoon, nakita lang dito, ang pipiliin niyang next isa, hari, mamumuno sa kanyang piniling bansa dati. So, dapat maayos yan. Kaya si Samuel naman ngayon, alam mo naman yung dating, ano, kilala niya ba si Saul? Ganun din si Saul eh. Ang tangkad nun. Naisip-isip niya, siguro yung mga tao susunod pag parang si Saul ulit. Kaya si Samuel medyo nagkamali. Yeah, okay, sabi ng Panginoon, basta anak ni Jesse. Eh, yung panganay, si Eliab. Nakon, gandang lalaki nito.
Ganda ng tayo, tangkad. Ito na yun, wala nang iba. Medyo sinabihan tuloy siya ng Diyos. Kaya number one, ang Diyos ang ating pattern, amen? Paano ba siya pumipili? Ganun tayo dapat. Wala tayong ibang follow. Ah, mayroon akong ano, may mga kilala akong mga tao, nakatingin sila sa ano. Ipili sila ng kaibigan. Eh, dapat mayaman din, matalino din. Nga ba? Ipili ng mga pangasawa sa anak nila, eh, dapat ganito, ganyan. Ano pa? Empleyado, partner. So again, malaya naman tayong pumili, pero ang tanong nga ngayon, lagi naman sa atin, di ba? Ano ba yung tama? Paano? Ano yung tamang paraan? So number one, ipattern mo sa Diyos. Paano siya pumili? Tumingin ka sa puso. Empleyado yan, importanteng posisyon. Anong bibiliin mo? Tingnan mo yun. Diba? Yun yan, yung mga pangasawa mo. Tingnan mo siya, anong klaseng tao ba yan? Baka unsafe yan, baka kunwari lang Kristiyano. Tingnan mo, anong gusto? Amen? Amen. Ganun din, may mili kayo ng pastor. Wala kayong pastor. Meron kang choice. Sino pipiliin mo? Ah, dito na ako sa malaki. Malaki yung church. Okay, number one, the Lord is a pattern. Nakatingin siya sa puso. Paano niya nakita yung puso? Kanina, binasa na natin kanina. Doon siya nakatingin sa attitude nila, sa iniisip nila, ginagawa nila. Dahilan, bakit nila ginagawa yun? Nung katumingin. Number two, okay, yun yung pinaka, actually, pang summary na yun. Pero meron tayong 4 points dito, may kakaroon tayo ng clue on how to do this. Verse 1, and the Lord said unto Samuel, how long will thou mourn for Saul? So, anong nangyari po kasi dito is, tapos na nga yan, di ba, inutusan ni ng Panginoon, may gagawin si Saul sa hari. Nung una, ayaw niya ng hari. Katulad ng sanlibutan, bandang uli, pinayagan na sila, tigas ng ulo nila. Pero, gusto pa rin sila ng lead ng Diyos, so ang Diyos na namili. Pero, dumating sa panahon, kasi itong si Saul, hindi sumunod sa Diyos, 2 beses. Lalo niyo yun? So, una, nag-offer siya ng offering, nainip siya kay Samuel, di ba? Late kasi, pangalawa, yung matindi, yung sinabi niya, patayin lahat yan, ng mga Amalekites, ganyan. Lahat! Lahat ng tao, lahat ng hayop. Anong ginawa ni Saul? In-spare, tinira yung hari, tsaka yung mga i-offer niya daw sa Diyos, yung mga hayop. Matataba yung hayop, i-offer ko yan. Hindi siya sumunod ang linaw na instruction, kaya ni-reject siya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Samuel, si Samuel kasi yung nag-disciple kay Saul, eh. Siya yung namili din eh, in a way. How long will thou mourn for Saul? Iniyakan niya si Saul. Nireject ng Diyos si Saul, iniyakan niya sa Samuel. Naiyak si Samuel kay Saul. Ay, sayang naman Lord, ba't mo nireject? Bakit ka nagkasala? Bakit di ka sumunod sa Diyos? Di makamove on si Samuel. Kaya tanong ng Diyos, gano'ng katagal? Malinaw na yun, nireject mo siya, iyak-iyak ka pa dyan. Itong mga bata, ganun din. Pag napalo na, tanggapin mo na. Mali ka, move on. Hindi yung iyak-iyak ka dyan. Tatlong oras ka umiiyak. Ano magagawa nun? So kahit si Samuel lagi, minsan normal yung kasi nga masakit, di ba? Ito yung pag-usapan natin ngayon, masakit. Sa point ito, masakit. Pero ang point ko dito, accept the Lord's judgment on certain people. Pag ang Diyos ay nagusga, kahit kaibigan mo yan, kamag-anak mo yan, mahal mo sa buhay, mahirap yun eh. Si Saul, siya nga nag-disciple kay, ano, sorry, kay Samuel, siya namili dun, ilang beses ang inalagaan yun, di ba? Lagi siya nag-sabi, o Saul, ganito gawin mo. O Saul, ganito gawin mo. So, in a way, parang minahal niya na si Saul. And ni-reject ng Diyos. Anong gagawin mo? Kaya ang second point natin, accept the Lord's judgment. Pag sinabi ng Diyos, mga bakla, ayoko dyan. Bakit ka? Ang mabait yung kaibigan kong bakla. Ay, may kilala ako. TV pa yan. Hollywood. Nagtiwala ka doon?
sa patotoo ng isang dating bakla, naging lalaki, naglingkod sa Diyos. Sabi ng Bible, reject reprobate. Di ba? O kahit baliktad naman. Okay, paano kung isang tao na promote, kunwari? O ginagamit siya ng Diyos, ikaw hindi masyado. Okay, may sinusundan ka mga pastor. Sa dalawa. Paborito mo isa. Yung isa, nalaglag. Yung isa, ginamit ng Diyos. Yun ang judgment ng Diyos sa kanila. Ano nga gawin mo? Hindi, basta dito pa rin ako. Ito, mahal ko itong taong to eh. Yung anak mo, kunwari, ganun din, naging bakla. Sabi ng Diyos, ano gagawin mo? I-reject mo yan. Yung isang kaibigan mo, kaibigan ko to eh. Ganda yung mga kwentuhan namin to, kalaro ko sa ganito. Siniran mo, hindi tinanggap ang Panginoon, ayaw. Hindi, kaibigan ko to eh. Number one or number two, para maintindihan mo ay nasa puso ng tao, pag ang Diyos ay may judgment sa isang tao, tanggapin mo na. Siyang nakakaalam, parang kanina, ang dami natin binasa, siyang nakakaalam yan eh. Anong gagawin mo? Yung iba ganun, pag may kamag-anak silang nalaglag na sa kasalanan, ayaw disiplinahin. Kasi, nakakahiya naman, eh kamag-anak ko to eh, mahal ko to. Eh, paano yung Diyos? Paano yung church? Ay, babaguhin natin yung policy natin. Dati, bawal yan. Ngayon, di na. Kasi ginawa ng anak ko something. Ganon. Nangyayari po yun. Kaya nga, ngayon, di ba, bakit accepted yung mga bakla? Kasi dumadami yung kongresman na bakla. Binabago nila yung batas ngayon. Eh, batas ng Diyos, pwede ba nilang baguhin? Eh, Pilipino ko eh. Kristiyano ka rin eh. Sinusundin mo. Kaya pag nireject niya yung iba, pinili niya yung iba, anong gagawin mo? Sa kwento natin, sino yung nireject niya? Si Saul. Sabi ng Panginoon, huwag mo na iyakan niya hanggang kailan. Namili na ako. Mayroon ng bago. Hindi makamove on tayo minsan pag ganun. Kasi yung pagiging hari, talagang ano yung position na privilege yan eh. Magbagong presidente, ang hirap natin makamubo niya iba, di ba? Eh, dapat nga, hindi naman natin masyadong minamay dyan. Kasi kung ginagawa mo ng kalooban ng Diyos, tapos, puro ano ka pa dyan? Ano presidente ngayon? Over-over yung pagsuporta mo dyan, alam mo ba yung talagang ginagawa niya? Mga friend ko minsan sa Facebook, mga Amerikano, ganun eh. Trump! Trump! Amen? Move on! Pag nakita mo, ang Diyos ang masusunod. Ang Diyos ang nag-judge. Tama siya, hindi siya nagkakamali. Pag na-reject niyo yung iba, pag pinili niyo yung iba, na shepherd lang. Dapat ang ano, hari, di ba? Yung nga, si Eliab. Panganay, okay na ako sa panganay. Hindi, hindi yan eh. So, mahirap po yan, pero kailangan mo accept. Amen? Kaya niyo ba yun? Kayanin natin para magkaroon tayo ng power to perceive. To see past the facade. Tumingin tayo sa puso. Eh, bakit mo husgahan yun? Hindi, mabuti siyang tao dati. Nag-compromise siya. Anong gagawin natin? Ano si mga Billy Graham, mga ganyan. Ang dami niyan. Makakaaway mo yung ano. Yung mga tao yan, si JIL. Nakita mo, tindi ng compromise. Eh. Anong tapalagay mo sa Diyos yan? Ganon? Hindi, marami siyang nagawa kahit pa. Si Saul, marami rin ginawa, di ba? Kung alam niyo si Saul, ang daming pagkakataon na sumunod siya sa Diyos. Ibig sabihin nun, na kung anong gawin niya na, okay na yon. Dahil in the past, ginamit siya ng Diyos. So, para malaman natin, ito yung mga ano eh. Kaya iba, hindi nila makita, hindi nila maintindihan. Kasi sa iba sila nakatingin sa mga past achievement. Mahal ko to. Ano ngayon? Tindihan niyo ba? Accept the Lord's judgment on certain people. Mas tatalino kayo. Mas makikita mo yung pattern na bakit nag-compromise to. Mayroon siyang ginawa. Tuklasin mo. Si Billy Graham, bakit nag-compromise? Sumikat siya. Yumaman siya. Nagkaroon siya ng connection. Mahirap yun. Hindi niya na-take.
Maliwa siya. Susundin mo pa rin. Share mo pa yung preaching niya dati. Dati yun eh. Mali naman siya ngayon. No? Kaya wag na. Patay na. Sa impyerno na. Pero nag-preach siya ng tamang gospel. Ano nangyari yun? Eh, si Judas nga. Malamang tamang gospel yung pinatay si Judas. Kaso hindi from the heart. Hindi niya talaga naintindihan. Inuulit na lang. Ngayon na ba intindihan nyo, inuulit lang? Kaya nga may mga peking church eh. Kasi inuulit nila yung katotohanan, hindi nila intindihan yun, inuulit lang nila kasi nakita nila yung resulta. Diba? Parang perfect example din niya yung mga knockoffs. Diba? Diba? Nag-invento yung, kunwari, Amerikano ng sistema, kinopia ng China. Bakit hindi makuha talaga yung ano? Kasi hindi naman nila, wala silang expertise na ganun. May example lang yun. Hindi niya ba yung mga knock-off? Parang yung aking nabiling ano, Seagate. Kung bila Seagate daw, sira. Okay, so number one, the Lord is our pattern. Number two, the Lord accept the Lord's judgment in certain people, kahit kaibigan mo yan, kahit sino pa yan. Pag malinaw na inusga ng Diyos yan, kung siya ay tinaas o siya ay binaba, para maintindihan mo yung puso ng tao, tanggapin mo yung judgment ng Diyos. Pangatlo, follow the Lord's direction. Makikita natin dito, ginawa ni Saul, di ba? Sorry, ni Samuel. Okay, nag-move on na siya. Sumunod naman siya. Ano sinabi ng Diyos? May mga instruction ng Diyos. Okay? Ito po ay napakahabang Bible, napakahabang libro. Punong-puno ito na instruction. Anong gagawin natin? Hindi natin sabing sundin mo yan sa isang araw. Pero at least isa-isa, attend, aral, basa, memorize. Kasi ang Diyos ay may direction. Pag hindi ka sumunod, hindi mo na maintindihan yung purpose niya, hindi mo maintindihan yung kanyang judgment, hindi mo maintindihan bakit pala ganyan. Hindi niya alam na si David, na isang bata lang, na wala sa pamilyang ano, kilala. Sinabi niya yun, di ba? Hindi naman kilala yung bakit kami. Kaya pero sumunod si Samuel, hindi niya kilala si David, pero nung siya ay sumunod, ano nangyari? Kilala niyo si David, di ba? Kilala niyo si David. Anong na-accomplish ng bansa nila dahil kay David? Matapang na may pag-ibig sa Diyos. Kung hindi sumunod si Samuel, ano nangyari? Kasi pwede niyang gawin yun eh. Eh syempre may hayarin siya ng Diyos. Pero pwede niyang gawin yun. Alam natin yan from the Bible. Mga lingkod ng Diyos, hindi lahat sumusunod sa Diyos. Hindi lahat ng sinasabi ng Diyos sunusunod. Pwede niyang gawin yun. Pero hindi nila makikita si David. Okay, kaya follows the Lord's direction. Ang sinabi dyan, mind the method, mind the timing. Anong kailangan niyang gawin? I-anoint niya. Hindi niya sinabing ngayon, gawin mo na agad hari. Nakita niyo yun? Di ba, muna natakot pa nga siya eh. Di ba, baka patayin ako ni Saul. Kasi kahit si Saul, kahit ni ano, no, may control pa rin niya sa army. Hari na siya eh. At yung pattern niya, kinuha nila sa libutan, kaya pwede siyang patayin talaga niya. Pero sumunod pa rin siya, amen? Dahil ganun tayo, dapat sumunod tayo sa Diyos. At pinalusot naman siya, di ba? Merong, di ba? Kaya kahit tayo, di ba? Ay, walang soul winning. Anong soul winning? Kulong ko kayo. May method ang Diyos, di ba? Ano sinabi sa kanya? Oh, ganito gawin mo, mag-offer ka. Di ba? Magdala ka ng ganito, mag-o-offering ka. Tapos, pag nag-offer ka na, malaya ka na doon, doon mo na i-anoint si David. Nakita niyo yun? May paraan ng Diyos eh. Hindi mo niya tayo papahamak sa tiyak na kabahamakan. Alam niyo ba yun? Kaya mind the method, mind the timing. Sabi doon, urgent yan. Ano sabi doon sa verse 12? Ito, sorry, sa 11, sabi niya, Samuel said unto Jesse, okay, nadaanan na, okay, panganay, pangalawa, hindi yan. Sabi dito, send and fetch him, mayroon pa akong isa, kaso andun pa eh, malayo, nagbabantay ng tupa. Parang may panlalait yun eh, no? Ito kasi yung mga ilayab, sundalo yan. Kaya kung may iisipin kang next na hari, mga sundalo rin yan, di ba? Hindi yun, nagbabantay ng sheep. Tawagin mo, sabi ni Samuel, at hindi tayo upo. Hanggang di mo siya nakakarating dito.
Eh, siguro may urgency, di ba? Pag nag-command ng Diyos, ngayon na, kaya lagi sinasabi sa mga bata, kailangan kayo gagamitin ng Diyos. Hindi pa ngayon, pero maghanda na kayo, magbasa, makinig na salita ng Diyos, mag-aral, sumunod, umaten, mag-pray. Ngayon na. Ganyan ang Diyos. Bago ka magkaroon ng powers na makaunawa, tapos hindi ka naman sumusunod sa Diyos, paano yun? Hindi ka pamilya sa Bible. Lagi na lang i-feed sa'yo. Diba? Kung alam mo yung Bible, alam mo yung familiar ka na sa gawin ng Diyos, salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pangunawa, maniwala kayo. May sense of urgency ka sa pagbabasa. Amen? So, follow the Lord's direction. Number one, the Lord is our pattern. Siyang ma-accept mo yung judgment niya, matututo ka. Follows the Lord's direction, matututo ka na naman. May kilala mo ang tao, may kilala mo ang Diyos. Number four, 6 and 7. Ito na yung medyo obvious eh. So, babalik tayo sa ginawa kasi ang ginawa, oh, sino ba yung mga anak mo ni Jesse? Sino kaya dito? Nauna yung Eliab. Ano sabi ni Samuel? Ito na nga! Sigurado! Bakit? Nakikita mo naman eh. Intindi, di ba? Nang kanina. Matipuno. Di ba? Yung sabi ng Panginoon, huwag kang tumingin dyan. Dahil I refuse him, ayoko sa kanya. Okay? So number four, see past the obvious. Pag sinabi see past the obvious, ibig sabihin, huwag kang ano. Okay, tumingin ka rin dyan, pero lagpas dun. Nakita mo na, matipuno. Siguro yan, may sinasabi yan. Kasi ang tao siguro, disiplinado to sa katawan niya, ni nagyayosi to. Okay yan, tama naman yan. Pero lagpas ka pa dapat yung tingin mo doon. Bakit ba siya naging ganyan? Dahil ba maganda rin yung puso niya, kaya maganda yung katawan niya, inalagaan niya, sumunod siya sa Diyos? O baka naman nandiyan siya kasi nga, nag-aspire na siya maging hari. Pwede yun eh. Ganun yung mga tao niya. Kaya, makikita mo yung, ba't kaya sipag nitong taong to? Oh, sipag niya siguro. Magaling na leader to. Pero pag tiningnan mo na, puro pera lang pala, control, iba hindi concern sa kumpanya, maniwala kayo, dami na encounter na ganyan. Talagang sila yung naninira sa boss, wala silang pakialam sa kumpanya, gusto lang nila ay pera, posisyon, ganun sa gobyerno, di ba? May question ba kayo doon? Eh, concern na concern talaga to si Duterte. Concern to. Ibang kasyanong dalingan eh. Lokohin eh. So at least, tingnan mo yon, sige, pero lagpas doon. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nakatingin hindi sa labas, kundi sa puso. Okay? Ano nangyari dito? Ang gusto kong point dito kasi ang daling i-replicate ng katulad niya nun. Bakit nagsisipag? Isang taong concern sa kumpanya, talaga magisipag, pero ang daling i-replicate nun, ang daling gayahin nun, ang daling pekein nun. Diba? Pero yung mga bagay, katulad sa church na naman, sa pastor, sa preacher, ang daling gayahin nung ano yung galing mag-quote ng Bible, ang daling gayahin nung mag-ayos na bihes, ang dali niyan eh. Pero yung hindi mo magagaya sa mga tunay, is yung mga mahirap gayahin, katulad ng puso, paano mo dadayain yun? Okay? Si David, dapat ba siya? Eh, kaya nga siya pinili ng Diyos eh. Pero sa unang tingin, hindi mo siya akalain ano, itong next king. Hindi mo akalain. So kaya nga, isa yun sa mga point natin, see past the obvious. Huwag mo sabihin na yan ay mukhang ganyan, yan na nga. Tingnan mo, anong klase ba to? Ano yung alam natin na meron kay David na maayos? Servant siya, hindi siya naiyang ano. Lahat ng ano niya, sundalo, tapos siya mag-shepherd. Pero makikita natin later, natapang din pala nito sa 17. Tapos na tayo eh. So, qualified din pala. So, dapat tumingin tayo again, past the obvious. Tingnan natin ano pa yung mga kailangan ng isang leader, ng isang hari, ng isang pastor, kung ano man yan, kung mapangasawa natin. Ano pa yung kailangan natin? Hindi yung okay na yan. Naku, sexy, okay na yan. Ganun lang. Ang dami yan eh. Tama ba? Pogi, ah, okay na yung pogi. Ang dami yan.
mababaw yung ating judgment pag isa lang yung ating, isa dalawa. So, maging matalino, see past the obvious. So, tapusin na natin, number 5. So, 13, ano nangyari kay David nung siya in-anoint? The Samuel take a horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. The Spirit of the Lord came unto David, upon David, from that day forward. So, point number 5, the Lord will confirm the chosen. Yung iba kasi sa atin, pag pinili mo na, magyayabang na, tapos hindi na nakapag-perform minsan. Yung iba kasi, minsan, mahirap yan, ikaw yung mag-leader dyan, ha? Ikaw yung leader dyan. Yung iba, pag talagang hindi handa, hindi karapat-dapat, pag andun na siya, gagawin na lang niya, dapat yung gagawin niya, dun di mag-perform. Either, yun nga, may tinatagong kung ano, diba, may, hindi pala siya karapat-dapat, pero sa outwardly, siya yung karapat-dapat, hindi ngayon siya mag-succeed. Hindi ngayon siya mag-perform. Hindi ngayon siya sasamaan ng Diyos. Kaya, ngayon po tayo dito, the Spirit of the Lord came upon David. Ang dali po magsabing pastor ako, ganyan. Dali lang yun eh. Sa Facebook, puro lahat sila, pastor, lahat sila, Kristiyano, lahat sila. Kaya tingnan natin na ganun din tayo again ha. Hindi lang itong pinag-usapan natin sa pagtingin natin sa ibang tao. Sa sarili mo din. Tingnan mo din yung sarili mo. Kung hindi ka nag-follow dito, hindi ka nag-follow sa pattern ng Diyos, kung itong taong to ay masyadong assume-assume, nag-assume lang ng assume, pwede na akong basto, pwede na akong leader, pwede na akong maging tatay, pwede na akong maging ganyan. Tingnan mo yung sarili mo din. Tingnan mo rin, pag hinusgahan ka ng Diyos, ito, madalas sa atin, kasi, maraming mga pastor, hindi sila pumasa doon sa pamantayan ng Diyos, sige pa rin. Diba? Ba't may nilagyan pa ng requirement yan? Diba? Maraming bagay pa, pero gusto ko lang example kasi mga malinaw eh. Hindi ka binigyan ng Diyos ng maraming anak, siguro hindi ka niya gusto magpastor. Kasi sinabi niya, dapat maraming anak at may nagsasubmit. Diba? O hindi mo na kaya na, kunwari, nahulog ka sa tulay, alam niyo na yun, adultery ka. Eh siguro naman, hindi ka talaga pastor, diba? Ba't ka magpapatuloy? So ganun to, pwede mong apply to sa ibang tao, pwede yung sarili mo. Amen. Hindi ka makasunod sa direction ng Diyos. Sablay-sablay ka, tapos magpapastor ka ba? Hindi mo makita yung obvious. Oh, sorry, hindi mo past the obvious. Ibig sabihin, yung kalaliman ng kailangan mong gawin, hindi mo magawa. Susulong ka ba dyan? So, wag na. Amen? So, yun lang. Mga paraan, paano malaman natin, paano tayo makakita ng itong tao, mahusgahan mo ng tama, pati especially sarili mo. Kasi iba sa atin ngayon, gano'n, nag-assume, okay na to. Ganito ako, kahit hindi naman. Tapos, kung ano man yan, gagawin mo yung sa palagay mo, ay ready ka na dyan, hindi pala. Patay na, okay? So, it is possible that we can see in other people. Look to the heart. Okay? Determine what is the real condition in men. Yan lang yan. According to what is the reality of our heart condition to men. Yun ang pinaka. Kung anong judgment sa inyo ng Diyos, doon ka. Men? Amen. Init na. Okay lang, tapos na rin tayo eh. Pero, yun po, ganda pa sana ng ano natin eh. So tayo ay, tingnan natin yung puso natin, amen? Tingnan natin yung puso ng ibang tao, sa ganong paraan tayo mag-uusga at hindi kabaliktaran. Hindi sa outward lang, hindi sa... yung ano man... Amen? Amen. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mensahe, Panginoon. Magamat may magkilos ng kaway, we pray na itong mensahe to, Lord, maintindihan namin. Gusto lang minsan namin ng pangunawa. Hindi naman kami nakasunod sa inyong pattern. Hindi namin tinatanggap ang inyong judgment. Minsan, ang direksyon nyo, meron kami ibang direksyon.
Hindi kami lumalalim. Hindi namin tinitingnan ang resulta ng attitude talaga ng tao. Minsan nag-host ganun lang kami. Ganito siya, maayos siya, hindi siya maayos. So we pray na bigyan nyo rin kami ng ganitong bagay, but especially handa namin ang sarili namin. We pray na kayo pong lalati sa aming ginagawa sa church, personal life, as we improve ourselves, Panginoon, kayo pong nag-ilis din. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.